So, what's up guys? Ito naman yung ating munting channel, nagbabalik. Crazy Vlog TV. Dito tayo sa panibago nating video. Mag-repair tayo ng cellphone guys. Itong cellphone na to guys, ay Alcatel. Okay. Check muna natin kung anong sira. Subukan natin itong i-charge guys. Ano mga posibleng sira nito guys. So insert natin. So ayan. Makikita nyo guys, nag-charge naman siya. Ito yung charging indicator lights niya. So ayan. So nag-charge siya. Ang problema nito guys ay ayaw mag-open. Subukan natin yung open. Try natin yung open guys. So, ayaw. So, ano kayang posibleng sira nito? Guys, kung may ganito kayong issue sa inyong mga phone, dalawa lang pwedeng ano nito guys, sira or option. Either itong ano niya, power button, baka walang ano, walang connection, walang punta, or battery. Ibig sabihin, yung battery, makikita natin, nag-charge siya. Ngunit, hindi na dadagdagan yung ano, hindi na dadagdagan yung kanyang power o kuryente. So, wala din. Hindi rin siya mag-power on. So, subukan natin itong buksan. Okay, buksan na. Buksan na natin ito guys. So, subaybayan nyo lang guys kung paano magawa nito. Tsaka tingnan nyo na rin guys kung paano buksan ang ganitong klaseng cellphone. So, nanguna, buksan natin. Gamit lang kayo ng ganitong screw guys, star screw or flat screw, basta kasya lang sa kanyang ano niya, tornilyo niya. Thank you.
So ito na yung ano niya guys, yung pinaka board niya. So ito yung kanyang switch guys, yung power button. Ay, check natin guys kung ito ba ay may linya o wala. First linisin muna natin guys kasi masyado nang madumi guys. Try natin sa tester guys. Connection yung kanyang switch. Paggamit pala ng tester guys, ganitong klaseng tester ay isisit nyo siya dito sa continuity. Continuity guys, pwede sa x1 times 1, pwede din dito sa times 10. Okay, tapos i-try nyo kung gumagana yung inyong mga tester. Pag dinikit nyo yan guys, ayan, gagalaw yung pinaka ano nya, yung karayom nya. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung ating tester. So, try natin. So yan guys, kumalaw yung ating tester. Yan. Pero ang problema guys, kapag binitawan ko yung pag-push ng button, mayroon siyang konting ground. Yun o. Gumalaw yung tester ng konti. So possibly guys, ito yung kanyang problema guys. Kaya ayaw mag-power on yung ating cellphone. So i-try natin tong i-remove guys yung kanyang switch. So i-remove natin itong switch guys, subukan natin kung gagana ba siya.
Okay, subukan natin guys. So, yan guys. Kung nakikita nyo, gumana na siya. Nag-power on siya guys. Yun. Meron siyang ano guys, password, passcode. So ang gagawin natin dito guys, itong switch niya, yung power button, I mean yung switch, yan, ayusin natin to or papalitan natin to, hanap tayo ng katulad nito na switch. So yan guys, naikabit na natin yung kanyang switch. So i-try na natin to guys. So gumana guys. So ito lang yung ano nyo guys, sira nya. Kung mayroon kayong cellphone na katulad nito, yung pag i-insert nyo sa charger, nag-charge siya, ngunit hindi siya nagpa-power on. So ibig sabihin, sira yung kanyang switch button. So pagpupunta kayo sa ng technician, kapacheck nyo, sasabihin sa inyo ano yung sira. Or kahit na hindi pa niya sasabihin, alam mo na kung ano yung posibleng sira ng
ating ang inyong cellphone. So kung iba yung sasabihin niya, siyempre magtataka kayo, magdududa kayo. Pero depende rin yan, guys. Kasi bago yan na bago sasabihin ng technician kung ano yung problema ng cellphone nyo, ay i-check up niya muna. I-check up niya muna. So, ibig sabihin, ano pa yung posibleng sira ng cellphone nyo, ay siya lang nakakaalam nun. So, pero at least, meron kang idea tulad nito. Kapag ganun lang yung problema ng cellphone nyo, hindi magpa-power on, pero nag-charge. So, ibig sabihin, ano yun? Power switch. So, maraming salamat, guys.